Ang laki-laki naman ng problema mo. Ang haba na ng mukha mo. Hindi mo kayang bayaran yung binigay na problema sa iyo ng BIR. Eh sir, ano ba yung binigay na problema ng BIR? Nakatanggap ka ng letter. Ito yung letter. Sabi dito, final demand before suit. Oh, tax evasion case. Kakasuhan ka ng tax evasion case. So, sino-sino kakasuhan? Ayun. Ang kakasuhan po is, yan, nura ko. Ang kakasuhan ho is yung director, isa. Ang director, dalawang director, tatlong director, apat na director. O, apat na director. At isang presidente. So, galing daw ho ito sa legal division at binibigyan ka nito ng 10 days from receipt. Ha? Or, sabi niya yun, we will file a criminal action against you. So, kailan inisyo? June 6. So, meron ka hanggang June 16. Maksyon ka na. Kakasuhan ka nga eh. So, magkano babayaran mo? 96 million. Hindi ko kayang bayaran. O, di 60 million. Hindi ko pa rin kayang bayaran. O, ito yung solusyon. Hindi mo kayang bayaran yung 96. Hindi mo kayang bayaran yung 60. So, tuturo ko sa inyo ngayon, paano magbayad? Huwag muna kayong pumunta ng within 10 days. Pero kailangan ninyong mag-file ng letter request. Yon. Ito yung letter request na kailangan nyong gawin. Ayan. O, libre na yan. Kopyahin nyo. Sample. So, naka-address kay commissioner. Pag ipinile nyo, papile nyo sa commissioner, papile nyo sa regional director, papile nyo sa chief legal. Okay. So, ang sumulat, region 7B. May subject matter ka, request for compromise settlement. Ayan lang, ganyan lang kasulat. So, gagawa ka ng BIR form 2107-0605, tsaka i-attach mo yung latest correspondence. Ano yung latest correspondence? Ito. So, may attachment siyang tatlo. Now, anong gagawin mo? Hindi mo kayang bayaran yung 96, hindi mo kayang bayaran yung 60. Mag-o-offer ka ngayon, ang gusto mong bayaran is yung 10% lang nung 60. Which is 6 million pesos. Okay, pag ginawa mo yun, malilimitahan na hindi na magpa-file ng criminal case ang BIR. Kasi maliwanag na binabanggit niya rito sa letter niya, ayan, will not entertain any offer of compromise or any offer of compromise once the case is filed in court. So, ibig sabihin, wag mong paratingin, sabi niya, wag mong dalhin, wag mo kaming bigyan ng dahilan, yung sinasabi nung hepe ng legal division. Wag mo kaming bigyan ng dahilan na lumagpas yung, pag lumagpas kasi yung 10 days from receipt, siyempre, alam nila kung kailan mo na-receive yan. Sabihin na lang natin, June 6. So, from the day na receive yan, meron kang 10 days. Huwag mong palagpasin yun. Huwag mong palagpasin. Kasi, ikukulong ka. Malaking gastos. Baka mas malaki pa sa 6 million yung babayad mo. So, ito yung solusyon. 6 million lang babayad mo. Pero, meron pang ibang solusyon ako. Hindi ko sasabihin dito, ha? Maliwanag yan. So, 6 million lang yung ibabayad mo. Sir, paano yun? Sinabi na nga sa'yo yung solusyon. Pumunta ka raw sa section 204. O, dito turo ko sa inyo yung 204. Ngayon, ang gagawin mo ngayon is gagawa ka ng 21. O, meron akong libreng BIR form na 2107 dyan sa description. Kunin mo na lang, libre yun. So, pipil upan mo to. Ayan. I-check mo rito, financial incapacity. So, we offer amount of 6 million. Sulat mo na. So, sulat mo. Ikaw na magsulat. Okay.
Assessment number. Oh. Ano, nasaan yung assessment number? Ayun, no? Oh. O, disulat mo yung assessment number dito. Nasaan na yun? Ayun. Ha? Sulat mo yung assessment number. Yung assessment date, eh, wala namang nakasulat dito ang assessment. May assessment date ba rito? Tingnan natin. Dated ba? Walang nakasulat na date eh. Pero may year. O, dilagay mo. Ilagay mo dun sa dito. For the year 2009. Okay. So, ang assessment, basic tax is 60 million. Yun ang nakasulat eh. Saan ko nakuha yung 60 million? Ayun. Basic tax, 60 million. Now, susulat mo yun doon. 60 million. Ayan, sinabi, sinulat ko na. Assessment consisting only increment. Wala, zero. Okay. So, anong offer mo? 10%. So, 60 million. O, diba? 60 million dito. Zero rito. Kaya 60 million din dito. 60 million minus, plus zero is 60 million. 10% niyan is 6 million. Diba? 6 million. Okay, yun yung babayaran mo. Pirmahan mo, lagyan mo yung TIN, hindi ka naman tax agent, lagyan mo ng address. Papareceive mo ngayon yan sa BIR. Siyempre, naka-attach ito dun sa covering letter mo. Ito yung covering letter. Request for compromise settlement. Eh, hindi mo ko rin kayang bayaran immediately yung 6 million. 10 days lang eh. Magbayad ka lang, sir, ng 10% nung 6 million. To show your good faith. Yan. So, magbabayad ka ngayon 600,000. O, fill in the blanks mo uli yan. Okay? So, lalagay mo rin dyan yung other specify. Lagay mo dyan is yung delinquent account tapos yung assessment number. Uli dyan. Year taxable year 2009. O, 600,000. Lagay mo dyan. O, 0, 0, 0, 0, 600,000. So, babalidate ng banko yan. Pipirma ka dyan. Validate ng banko. So, i-attach mo rin din yung bank validated official receipt. Official receipt or deposit slip. O, i-attach mo dyan. Pag-attach mo, o di i-attach mo na lahat ng dokumento dito. Diyan sa sample na yan. I-file mo na ngayon. Kasi lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, ang pinaka-importante sa isang kliyente, yung kanyang liberty. Pag pinag-uusapan natin yung liberty, yun yung buhay. Okay? Kunin mo yung buhay, kunin mo yung liberty ng isang tao, eh kinuha mo na yung buhay niya. So, proteksyon na natin yung buhay ng taxpayer. May mali. Talaga may mali eh. So, may paraan para naman mapaliit yung mali. Hindi mamagnify. Kasi mamamagnify yan kung makukulong yung taxpayer. Katulad dito, ang daming taong makukulong nito. Almost 5 tao yung ipakukulong. Ba? So, iwasan natin yun. Iwasan natin. Sundin nyo lang yung sinasabi ko at sundin nyo lang yung letter, nakasulat sa letter, hindi ho kayo magkakaroon ng tax evasion case. Siyempre, may mali ka, mapagkumbaba ka. Ba? Umingi ka ng permiso, umingi ka ng appeal to emotion at hanapin mo yung batas na mag-jajibe doon sa iyong problema. Okay? Within 10 days, isubmit mo yung letter together with the attachment na the attachments na diniscuss ko rito. Please, para yan sa kapakanan mo, okay? So abangan ho ninyo yung iba ko pang lecture. At ayan, nag-lecture ako. Nakikita nyo diyan, LOA hanggang FDDA. So kung may problema ko kayo tungkol sa deficiency tax, pwede ho kayong mag-consult sa akin. Andiyan dyan ho yung aking contact details. At naghahanap ho ako ng 120 tax bookkeepers at kailangan ho ang bawat isa sa inyo ay naka-deploy sa specific RDO. Magkakaroon ho tayo ng malawakang bookkeeping
operations para ho tulungan natin ang mga minamahal nating taxpayer. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. Masayang buhay, masayang negosyo.